Okay, good afternoon everyone. My name is CJ Lumiba and today we are going to tackle the topic converting decimal to binary fractions. So last time, ang ginagawa natin, di ba, nagko-convert tayo ng from binary fractions into decimal. But this time we are going back, okay? We are going to return to binary fractions. From decimal again to binary fractions. So pabaliktad tayo. Okay, so first things first. Meron tayong number dito na 45. As you can see, meron na naka-highlight dyan. 45.171875, which is a decimal with fractions. And co-convert natin siya sa binary number, which is, kung mapapansin nyo, may 2 dyan. So that means binary number siya, natin siya i-co-convert. Okay, so first things first. Let's do this in a systematic order. Unahin muna natin yung whole number dito sa left side. Okay, so yung naka-highlight. Okay, so ibababa natin yan. And then, we are going to divide this number by 2. And then, simplify. 45 divided by 2 is 22.5. So, kung mapapansin nyo, sagot nyo merong 22.5. And, ang gawin natin doon, kung natatandaan nyo pa, isusulat natin yun as 22 remainder 1. So, every time na may nakikita ko yung 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 sa sagot nyo, ganyan, gawin yung remainder 1. Okay? Remainder 1. Another 1. Okay, so ibababa natin yan si 22. Si 22 lang, hindi kasama si 0.5. So, 22 divided by 2 again, and then equals 22 divided by 2 is 11. R0. Bakit, sir? Bakit R0? Kasi wala siyang 0.5. Malamang. Okay? So, 11 remainder 0. And then, bababa natin si 11. Divided by 2 again. And then, the value is 5 remainder 1. Kasi ang calculator natin, 5.5 ang sagot. Okay? So, 11 divided by 2 is 5.5. Pero, sulat natin yan as 5 remainder 1. And then, bababa natin. 5 divided by 2 equals 2 remainder 1, which is a 2.5. So, sulat natin siya as 2 remainder 1. Then, 2 divided by 2 is 1 remainder 0. Okay? And then, meron pa ba? Yan, si 1, bababa natin, divided by 2 equals 0 remainder 1. Okay? Anong sir? Anong next? Oh, wala na tayong gagawin. 0, hindi na natin pwede divide yan by 2 again. So, ang ganito ang gagawin natin. If naalala nyo pa, we are going to read this in sa pataas na order. And then, sulat natin yung 101101. Okay? Sulat natin yan dito. 101101. Okay, so, sir, tapos na po ba tayo? Naka-decimal na. Mukhang hindi naman naka-fraction yung ating number. So, ang gagawin natin dyan, set aside natin to. Let's go to another slide or sa tabi lang ng paper nyo. Ang gagawin natin, kukomputin na naman natin itong decimal natin. So, ito, sulat lang natin sagot dyan. And then, yan, yung mapapansin nyo, yung naka-highlight dyan, yan naman yung numbers na ayusin natin. Mga numbers na kukompute-computin natin. Okay, so 171875, ibababa natin yan. 0.17185. Okay? Ganyan. Sir, ano to? Di-divide ba natin by 2? No, we are going to multiply this by 2. So, times 2 is equals to what is that? 0.171875 times 2 will be 0.3475. So, ganyan. Papansin nyo, ito lang yung naka-highlight, guys. No? Tingnan mo, papansin nyo bakit ganyan. And wala tayong remainder na susulat. Basta as in kung anong lumabas sa calculator nyo, yun ang sulat nyo. So, next naman, bababa natin yan. Times 2 again. And then equals what? 0.6875. And then bababa natin yan. 0.6875 times 2 equals 1.375. Kung papansin nyo, di ba may foreshadowing na tayo dito. 100, ganyan. 1.375 and then bababa natin yan times 2 again. Kung mapapansin nyo guys nga pala, kung mapapansin nyo bakit hindi siya 1.375, kasi ayun, kailangan nating i-leave out yung mga nauunang numbers dyan. Okay, so 1.375
sa ibababa natin siya, magiging 0.375. Okay, so times 2 equals 0.75. Then bababa natin 'yan, 0.75 times 2 again equals 1.5. Okay. Tapos na ba tayo? Hindi pa. Bababa natin 'yan. Ay, kung mapapansin niyo, 1.5 siya dito, pero once na dumating na siya dito, 0.5 siya. Alisin natin yung mga ones. Kung mapapansin niyo naman guys dito, mga ones, walang ones diyan. So times 2 again and then 1.0. Sir, tapos na po ba? May gagawin pa po ba? Ayan, wala na po. Kung mapapansin niyo guys, itong mga zeros na 'yan, mapapansin niyo, 'di ba 'yan yung ano, yung parang familiar? 'Yan. 'Yan yung binary number natin. Binary number. So, 'yan sila, ayan sila guys. But this time, kunin natin sila, kunin natin. Sir, ano paano natin babasahin, pataas or pababa? Yung kanina pataas, pero ngayon pababa tayo guys. So, huwag kayong malito ha, ngayon pababa ito. Ayan. So, susulat natin siya as 001011. O, huwag niyong kakalimutan yung point dito. Huwag niyong kakalimutan yung point. So, 0.001011. And then, dudugtong natin yun dito kay whole number natin. So, 0.001011. So, this will be our final answer. So, yun lang po guys. Unfortunately, we cannot have a much more mas maraming examples sa ating video, but next time sa klase natin we will be having more examples of this topic. So thank you very much for watching this video, and I hope nakapag-take down notes kayo and may natutunan kayo. Thank you.